Noong October 2015, naging laman ng mga balita ang isang Filipina na naging sangkot sa isang terrorist cell na naglalayo na maghasik ng lagim sa Saudi Arabia. Nahuli sa Riyadh ang isang Filipina na nakikilalang sa pangalan nitong Lady Joy Balinang, kasama ang kinakasama nitong Syrian national na nagangalang Muhammad Shafiq al-Barazi, isang ISIS. Si Lady Joy Di Omano ay tumakas mula sa kanyang pinagtatrabahuan bilang domestic helper, 15 buwan bago ito. Silang dalawa ay nahuli sa Saudi Arabia sa akto ng paggawa ng suicide belts. Sa Kuwait naman ay inaresto si Lina V. Osoylo na isang OFW rin. Ang papel ng dalawang babaeng nabanggit na narekrut ng ISIS ay nauugnay sa logistics. Si Lady Joy ay gumagawa ng mga suicide belts habang si Lina V. Osoylo ay kumukuha ng mga larawan ng mga posibleng target ng grupo. Ayon kay Hamoud Al-Thayadi na isang mananaliksik sa terorismo, plano ng ISIS na palawakin at gawing iba-iba ang mga taktika nito sa pag-akit ng mga miyembro, lalong-lalo na sa mga kasambahay, na kinukuha nito upang tuparin ang mga layunin nito. Sa Saudi Arabia, si Lady Joy Balinang ay narekrut ng isang terrorist cell sa loob mismo ng Saudi Arabia at sinamantala ng mga terorista na siya isang domestic helper na tumakas mula sa kanyang amo at walang masisilungan. Sa Kuwait naman, si Lina V. Osoylo ay asawa ng isang ISIS member na tumungo ng Libya na malaki ang naging impluensya sa kanya bago pa man siya nakarating ng Kuwait. Sinabi ni Hamoud Al-Thayadi, sinasamantala ng ISIS ang iba't ibang mga pagkakataon upang makapanghikayat. Ang organisasyon ay nagsasamantala sa mga puwang at kahinaan sa lipunan. At mahirap talagang matukoy kung sino ang may hikayat ng ISIS. Halimbawa na lamang dito sa Pilipinas, ang mga narekrut ng Mauti Group ay pawang ang mga napaniwala nila ng husto. Ang kanilang mga narekrut ay napaniwala nila na ang kanilang ginagawa ay lehitimong jihad. Napaniwala rin nila ang mga tao na ang Mauti Group ay isang grupo ng mga tao na nagtataguyod ng Sharia at walang dapat pagkatiwalaan ng mga tao liban na lamang sa kanila dahil nauna nang siniraan ng Mauti Group ang mga pinuno ng mga Muslim at ang mga maaalam sa Islam na di umano ay nakikipagsabwatan sa kalaban at hindi talaga nagtataguyod ng Islam. Nakapag-recruit din ang Mauti Group sa pamagitan ng pangako nitong sweldo sa mga sasapi rito. Kailangan ng panlipunang kamalayan na umiiral nga ang ganitong mga recruitment sa internet man o sa personal na pamamaraan. Dahil ang isa pang kaso ng pagkuha ng mga terorista ng kasabwat ay tunay na nakababahala. Noong gabi ng April 22, 2017, si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza ay naaresto kasama ang kanyang di umano ay kinakasama na si Rinor Lu Dungon sa isang military checkpoint sa Barangay Bacani, Clarin, Bohol. Ito ay sa kasagsagan ng pagtugis ng mga militar at pulis sa mga Abu Sayyaf na naunang sumalakay dito. Ang dalawa ay naharap sa kaso ng pagtatangka na itakas ang mga natitirang Abu Sayyaf na tinutugis doon. Si Dungon ay bayaw ng dating pinuno ng Abu Sayyaf na si Abu Sulaiman. Ang Marawi Siege ang isa sa mga pinakamadugong labanan sa pagitan ng mga terorista at isang pamahalaan sa kasaysayan ng buong mundo. Subalit sa lahat ng mga naganap dito, ang pagdating dito ng mga Muslim na nagmula pa sa iba't ibang mga bahagi ng Pilipinas upang damayan sa pakikipagdigmaan ng mga taong hindi naman nila lubusang nakikilala ay nakakapagtaka talaga. Mula sa Kalakhang, Maynila, sa Luzon, Visayas at Mindanao, maraming mga Muslim ang tumugon sa panawagan ng Mauti Group para sa pakikibaka di umano sa landas ni Allah. Ang marami sa mga tumungo roon ay hindi naman personal na nakilala ang mga nanghikayat sa kanila. Bagos ang marami sa kanila ay nabuyo dahil sa pakikipag-usap lamang sa internet. Ang internet ang kanilang naging tagpuan na kung saan sila ay binuyo na gumawa ng karahasan sa pag-aakala na sila ay gumagawa ng kabayanihan. Ang ISIS ay nananamantala sa kahinaan sa lipunan. Sinasamantala nila ang kahinaang pisikal at emosyonal ng kababaihan na tulad ni na Lady Joy at Lina V. At sinasamantala nila ang pagiging mapusok ng mga narekrut nila upang magpadanak ng dugo sa Marawi at sa iba pang mga lugar.
Lahat ay vulnerable o nasa panganib na ma-recruit ng mga terorista sa pamagitan ng paglalaro ng mga ito sa kanilang mga damdamin. Kaya marapat na maging maingat at manatili sa mahigpit na pakikipag-ugnayan sa pamayanan ng mga Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manatili sa jamaa ng mga Muslim at iwasan ng pagkakawatak-watak dahil tunay na si Satanas ay kapiling ng isang nag-iisa at siya ay mas malayo sa dalawang mananampalataya na magkasama. Sino mang naghahangad ng pinakamainam na lugar sa paraiso ay marapat siyang manatili sa jamaa o pamayanan ng mga Muslim. Sino mang natutuwa sa kanyang mabubuting gawa at talulumbay sa kanyang masasamang gawa, yaon ang mananampalataya na kabilang sa inyo. Huwag magpaloko sa panghihimok ng mga terorista kung sila ay mag-uutos sa iyo na mang-hold up ng tindahan ng hindi Muslim, mandaya sa hindi Muslim o pumatay at maminsala sa sino mang hindi Muslim na sibilyan o kahit sinong wala naman tayong digmaan laban sa kanila. At mas lalong huwag tayong magpaloko sa mga terorista na magsasabi sa iyo na sino mang Muslim na hindi sang-ayon sa kanilang ideolohiya ay tumalikod sa Islam o kaya ay mga nagpapanggap lamang na Muslim at nakikipagtulungan sa kalaban kaya marapat silang patayin. Huwag magpagamit sa mga terorista. Maging maingat, mapanuri sa anumang iyong naririnig o nababasa. Sa internet man yan, o sa iyong personal na mga kakilala, at lalo naman sa mga hindi mo talaga kilala, mga nagtatapang-tapangan na terorista na gagamit lang sa iyo upang maghasik ng kasamaan